Teka, teka. Bakit daw? Teka, teka. Kailan kaya? Teka, teka. Teka! Eto na ang tambalang Maud Ilagan at Senyor Ray Pacheco sa programang Teka, Teka! Alas 4:30 na, balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic, at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka, Teka! Alas 4:30 na sa DWIZ! Nakakabata, senyor. Magandang hapon po sa inyong lahat and welcome to the program Teka Teka. Ngayon po araw ng Lunes. Ito po ang inyong lingkod, Bon Ilagan. At Senyor Ray Pacheco, hanggang alas 5:30 po kami ng hapon. At siyempre, samahan po ninyo kami sa mga maiinit pa rin mga issue natin ngayong araw na ito, sa kabila na sa gitna pa rin tayo ng crisis. Oo. Tuloy ba? Tuloy. Tuloy na mamaya? Ha? Tuloy. Tuloy maglaro. Marang paraw yan ang mamaya. Pero natuloy na yung ano? Tuloy na yung kainan? Kainan. Nagkainan. Meron, nakita mo na? Meron ka na nakita? Kainan? No, ano yun? Sa restaurant. Meron na. Na nga ako napakain eh. Hindi ako lumalabas. Palibasa ikaw, labas ka ng labas. Kaya natatakot akong dumikit sa'yo. Hindi natatakot ko lang. Kung kanikanino ka na nakikisama. Bakit? Pagbibiyahe ka ba? Hindi ka ba nakikita mo? Wala ka bang restaurant na dadaanan? Sobra ka naman. Ako, ingat na akong lumabas eh. Kasi nga, ayaw ko mong pasaway. Paano ka nakarating dito kung hindi ka lumabas? Bakit na mga matatanda, pasaway? Bakit ganun? Paano nangyari nakarating ka rito na hindi ka lumabas? Wala naman sinasabi sa batas na kahit halimbawa ikaw ay senior citizen, dahil importante ang gagawin mo at may trabaho ka, hindi ka pwedeng pigilin. Kaya nandito tayo ngayon. Ayun, kaya ka lumabas. Dapat lumabas. Ikaw, lumabas, nakita mo ikaw, labas ka ng labas, pasyal ka ng kainan. Noong isang araw, sabi mo, nasa Quiapo ka. Noong isang araw, nasa mga probinsya ka. Ingat nga ako dito. Katakot. Pwede ba ito yung quarantine? Oy, kasi hindi ka po pwede nang wala kang travel clearance. Alam mo kung ano yung travel clearance? Sine-check ka muna. Checking ka muna. Okay, sige, you are free from COVID-19. Ayan na. Paano mo naman nalaman na you are free? Check ka lang na gano'n. Ang ano muna, bago magbigay ng ano? Alin? Sila mag-check sa atin. Ano yung check sa'yo? Yung lagnat, sipon, tapos pwede wala nga ng swabbing-swabbing. Yun lang. Naniniwala ka na gano'n na wala kang ano? Wala nga. Ikaw naman, gusto mo kasi asyumatik eh. Kaya nga natatakot nga ako sa'yo, asymptomatic ka eh. Asymptomatic ka lang. You are assuming. Okay, sige. Magandang hapon po. Alam nyo, maraming yung pag-uusapan ni Karay ngayon. Unang-una, mamaya makakapanayam natin at 4:45 in the afternoon, senyor, si Congressman Salceda. Bakit? Sapagkat siya ang chairman ng House and Ways and Means Committee. Ayun. Okay, ano pag-uusapan natin dito? Dahil kailangan ng pera ng gobyerno, pati ito mga online sellers kayo, kailangan sinasabi ng biyar, mag-tax kayo! Magbuwis kayo! Pero sabi, depende na lang daw. Hindi naman lahat. Sabi nga sa Kabampangan, huwag naman laat. Sino ang may sabi ng depende? Sabi nga ng... Huwag naman laat. Pag sinabi ng biyaya, at yan ay naging ordinansa, naging batas yan, lahat magbabayad, maliit o malaki. Pero alam mo, senyor, walang pinagkaiba yan eh. Halimbawa, may mga nagsasabi na wag muna. Tama din naman yun. Pero paano kaya yung mga sari-sari store na nagbabayad? Siguro unfair. Nagbabayad din ba yung sari-sari store? Yung kung gusto mo talagang matino ang ano, ba't hindi ka guguluhin ng LGU at saka ng BIR, hindi ba? Okay, so yan ang pag-uusapan natin mamaya, yung mga MSMEs. Oo nga, paano kasi yung ngayon, kasi alam mo nung dati, dahil nga nag-lockdown, yan lang ang gumana eh. Gumagana yung ano na exactly. yung online sellers na yan. Oo. Kasi siya lang ang pwedeng kumilos. Mag-deliver. Na walang, na hindi masyadong na-epektuhan itong COVID. Epektado rin, may risk din ha. Bakit yung nag-deliver? Hindi ba delikado? Kaya nga, pero mapiprevent po, maiingatan mo yung social distancing. Yun lang. Kasi maglalagay ka na, yung ibang nagpapadeliver, naglalagay lang ng lamesa sa labas. Sa labas. Diba? Yung payment ko, nandito na ha, babantayan na lang yan, 500, tapos iwanan mo na lang sukle. Sa lamesa. Diba yung sukle, no. Keep the change na walang lang touch, yan. Walang touch, ano? Gagawin ngayon yung mga ano, huhugasan mo na lang yan, sasabunin na lang yung binili mo. Which is talagang wala kang ano, walang... Parang wala kang way para makuha si COVID. Ayun. Diba? Safe na safe ka. Oo. Sabi nga. Ito nga, itong MSMEs. Yan ang transaction na safe na safe. Yes. At saka itong online na ito, gumawa na nga lang ng paraan yung mga maliliit nating mga kababayan. Napag-initan nyo pa? Napag-initan pa. Buwisit!
Yan ang sinasabi. Eh, parang kumikita raw eh. Kumikita. Ay, nag-aalap ka ng mag... Lahat nakikita. Ay, nako. Bakit yung pogo? Hindi pa raw. Malaki pala utang ng pogo. Ewan ko ba? Isa sa mundong ito na hindi ka makakaligtas, di ba? Habang nabubuhay ka ay ang... Buwis. Buwis. Shit. Oh, buwis. Okay. Mamaya pag-uusapan po natin yan sapagkat... Alam po ninyo, ang MSMEs, kung hindi ako nagkakamali, mahigit na sa 1 million ang mga company na ganyan, na mga maliliit, na talagang nagpapagulong lang ng kanilang kinikita. Ng kanilang puhunan. Oo. Doon nila, kasi nga, wala nga nila silang malaman, ano mong gagawin natin dito, nasa bahay lang tayo. Oo. O yun, nagsinimula nila, nakita nila, ito pinakamagandang paraan. Exactly. And nakita naman ang biyayan. Lagot ka. Oo. Sana man, pagulungin muna natin. Ayun. Paanohin mo na muna, di ba? Palaguin nyo muna. Palaguin muna. Ayan. At yan, hindi naman tatakas yung mga walang yang yan eh. Anyway, so senyor, ito pag-uusapan natin mamaya. Again, tungkol po rin sa buwis. At makakapanayam natin mamaya si Congressman Salceda, ang chairman ng House Ways and Means Committee. Kasi gusto rin nating malaman, may pera ba sa 1.3 million para doon sa economic stimulus package? Hindi nila aprubahan at hindi ito ibibigay kay Pangulo doon sa Bayanihan Hill as tuna. Hindi, tuna. Ah, tuna ba? Tuna, syempre. Nakasalang na eh. Tapos na yung one. Kasi di ba, nag-break ang Congress. Tuna ngayon. Tapos na yun, kasabay ngayon. Tuna ngayon. Tuna. O saan nila ngayon kukunin pa? Yun, no? Nga. Pero alam mo ba, ngayon, today, supposedly, technically, kahapon, nag-lapse na, deadline na yung payment ng BIR. Ikaw ba nagbayad? O naman, wala ka magagawa eh. Magkano binayad mo? Ay, konti lang. Hindi, kasi hindi nga. Ano konti mo, lang naman ang kinikita. Sigurado ka nagbayad? O, konti lang. BIR, mukhang hindi mo nagbayad. Sabi mo pa sa BIR. Kinala ako ng BIR. Ano? Okay. So, ito ang pag-uusapan po natin. Ano ba kung bakit ganoon? Kinala ako ng BIR. Taga BIR yung anak ko. Eh, hindi ako wala akong lusot eh. Oy, online na rin, di ba? Online na rin online ng payment ng ano. Pero kung kinakailangan, you have to go there. Well, kinakailangan po yon. Pero mo, isa pa senyor, na malaking balita na bumalaga kaninang umaga ngayon, di ba? May kinalaman ito sa ating profesyon ngayon. Nandito tayo sa ating, sapagkat si Maria Ressa at ang kanyang researcher, writer na si, ano pa nito, si Ray Santos. Oo, eh talagang sinasabi, sila ay guilty, no? Sa kasong cyber libel. Crime. Cyber libel pala. Oo, cyber libel. Hindi cyber crime, ha? Parang hirap dun eh, no? Guilty. Parang, oo, guilty sila sapagkat dun sa artikulo, eh parang inilabas ito noong 2012. Mm-hmm. Aba, eh, nangyari, batay dun sa isang research, sa pag ano, eh parang meron silang itong si Mr. Wilfredo, anong pangalan ito? Sandali, hanapin natin. King, siguro. King. Oo, si Mr. King. Wilfredo, King. Mm-hmm. Now, di umano'y sinasabit doon sa isang drug ano, no? Activity. Eh, ayun, nagkaroon ng ebidensya, nagreklamo, eh, sila yung una. Pero nagkaroon ng iba-ibang reaction dito, senyor. Unang-una, ang sinasabi dito ng National Union of NUJP, aba, hindi rin naman makatarungan, parang isa itong panunupil. Okay? Sabi naman ng ilang mga mababatas, aba ay nakakabahala ito. Itong naging hatol ng korte kina Ressa at Santos, lalo na sa konteksto ng pag-atake sa mga simpleng karapatang pantao ng mga mamamayan. Okay? Sabi nila, isa na namang pag-atake sa malayang pamamahayag. Okay. Itong naging desisyon na ito. Okay? So ito naman, sinabi naman dito sa online news site na Rappler, ang hatol na guilty sa kanilang CEO at executive director, ay talaga nakakapanlumo, nabigo ang hustisya at demokrasya. Okay. In other words, nagkaroon ng ano, senyor, iba't ibang reaksyon. Pero appealable pa naman ito. Ang Malacanang dumistansya diyan, ha. Oo. Dumistansya na diyan ang Malacanang, ha, na sa hatol na yan, na guilty, ha. Okay. Siyempre, sabi nga ni spokesman na ni presidential spokesperson Harry Roque, kahit kailan hindi nagsampa ng kasong libel si Pangulong Duterte. Okay. Laban sa mga journalists, ha, sa mga kritiko niya. Wala pa rin akong alam. Talaga, sa katunayan, eh, sinusuportahan pa mismo ng Pangulong Duterte yung Davao-based journalist na si Alexander Adonis ba yun? Na natulan dahil sa kasong libel nung siya ay alkalde pa, kung natatandaan nyo. Yan. Kaya ginigit ni Secretary Roque, sinusuportahan ng Pangulong Duterte ang malayang pamamahayag at pagbubulalas ng inyong mga opinyon. Okay. Sabihin nyo na gusto nyo sabihin. Yan.
Ayun, so yung sintensya dito, kung sakasakali, eh, makukulong ito ng 6 na buwan hanggang 6 na taon. At sila ay magpapiansa. Pwede naman silang mag-ano dito ng 200,000 yung ano nila, eh, no? 200,000. Teka muna, meron pa ako sinulat dito, sandali lamang. Ito ay parang bahagi lang ng ating pagsasaliksik. 6 years, no? 6 months to 6 years imprisonment. Imprisonment. Oo. Okay. Ito ay sa MTC branch, yung hatol kanina, branch 46 kay Judge Montesa. Mm-hmm. Na ang reklamo ay finale to si businessman Wilfredo King. Mm-hmm. Ayun, dahil sa artiklo na nalathala po sa Rappler noong 2012 kung saan iniuugnay sa human trafficking. Human trafficking ang complainant na si Wilfredo King, King. Base sa intelligence report. Yeah. Mm-hmm. So, alam mo, tayo, ikaw naging mamamahayag ka for so many, 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 many years ka naging mamamahayag. Talaga, no? Ha? Sabi nga nung iba, alam mo, pagka hindi ka nasampahan ng libel, ay hindi ka magaling na journalist. Hindi ka matapang at hindi ka crusading journalist. Kakainis eh. Oo. Nakakainis lang. Ha? Nakakainis lang. Yan ang ano eh. Yan ang hazard sa profession natin, di ba? Nakakainis lang. Oo, yan ang kaharap sa profession natin. Kaya kumbaga sa ano, nag-ingat na ulit ako. Yes, oo. Nadali ako lang isa, kala ko masarap. Oo. Nakakainis lang. Dahil iniinis ka dahil kasi ang hirap eh. Uh-oh. Dahil inistorbo ka eh. Oo. Lalo na kung malayo, patay ka. Oo. Yun lang. Tapos lalo na kung medyo malakas-lakas din ang kalaban mo, hindi ba? At hindi naman natin sinasabi na nabibili ang ustisya. Uh-oh. Pero alam mo na, iba rin naman. Kaya sa amin po mga journalist, ay talagang ingat na ingat din po kami pagdating sa mga iba't ibang issue na mga ganyan. O okay? Sige, pag-usapan na naman natin muna ang pagkakaperahan. Oo. Nasa linya na natin si Congressman Joey Salceda, ang chairperson ng House Committee on Ways and Means. Siyempre, at alamin natin, ways and means, pera yan, ha? Kaya kailangan natin yan. Oo. Okay, magandang hapon po, Congressman Salceda. Magandang hapon po, Sir Mon, at saka kay Senyor. Apo, sa Senyor po, apo. Kung, una-una ko po yung magpapasalamat sa tulong mo, ha? Maraming salamat. Thank you very much. Salamat po. Nakatulong po ito sa mga taga-Kainta. Anyway, kung isa pong mainit na issue ngayon, bago tayo humagpunta doon sa ano, gusto ko namin makuha na lang po reaction nyo. Any reaction mula ho doon sa verdict kayo umaga po kay, ano, kay Maria Ressa at sa kanyang research reporter na hinatulang pong guilty para ho, sila po akong ang unang-una eh, dito sa kasong cyber libel. Di ko maintindihan, ako abogado eh. Anyway, okay, alam mo naman, sa pera mo husay yan. Ikaw ang mission eh. Hindi kasi, alam mo, pasensya na kayong natanong namin yan kasi talagang may init na issue po yan. Pero siyempre eh, hindi ko alam kung pwede ang retroactive ng mga ganun. Oo. Retroactive. Oo. Kasi parang hindi pa ho yata batas, ano, Congressman. Anyway. Sidebar lang naman yan, Kong. Ang pinaka-pultirian namin talaga sa inyo, yung pera. Oo. Kong, ano ho ba? Papayag na ho ba tayo na itong mga MSMEs, itong mga online seller, talagang magbayad na eh. Yun ang rekomendasyon ng BIR. Mukhang walang-wala ho talaga tayong pera ngayon, Kong. Naghahanap ng kakatasin eh. Ay, hindi mo pinag... You don't... May pasyente, huwag mo patayin. So, ano, nung mga panahon... Nag-uumpisa pa lang, ano? Pinapatay na. Yes, Congressman, go ahead. Sige, go. Ang dati, nag-saver ng Pilipinas, OFW, tapos lang electronics, ngayon BPO. Pero sa ngayon panahon na to, masasabi ko ang economic savior natin ay ang online SME. Mm-hmm. So, dapat pang pasalamatan at talagang ating pong tulungan para po sila umangat lalo. Ayan. Mm-hmm. So, isa-isayin po natin. Sige po, go ahead. Based lang po sa, wala naman kasing bago nilabas yung BIRS. Yes. Mm-hmm. Mali, yung pagka-reiterate lang niya, siguro hindi maganda yung messaging. Mm-hmm. Pero unang-una, pag ikaw po ang kinikita mo, yung ibig sabihin, nagbenta ka ng lumpia, iles mo yung lumpia wrapper, yung nautusan mo, yung sweldo, so may kita ka. Pag ang kita mo less than 250,000, hindi mo naman kailangan po mag, wala kang bills na babayaran. Okay. Under train one. Mm-hmm. So, pag wala kang babayaran, hindi mo naman kailangan mag-register. Mm-hmm. Pangalawa,
under the same train one po, I forgot the section. Mm-hmm. Pag ang benta mo, hindi kita, yung benta mo ay less than 3 million. Okay. Again, wala kang hindi mo kailangan mag-register as a VAT registered enterprise. Wala kang babayaran. Mm-hmm. Ngayon po, kung yung mga ginagamit mo na mga utensils, kaldero, kung ano pa man, mm-hmm. na para po maisagawa po yung negosyo mo, ay less than 3 million. Under the Bambi, o yung tinatawag natin barangay, micro business enterprises. Mm. Again, hindi mo kailangan po mag-registro, kaya hindi mo kailangan, wala kang babayaran na bills, at kailangan mo lang mag-registro sa DTI. So, yung kaguluhan pong ito, ay gawin na lang po natin para mas makita po kung ano talaga ang direksyon natin. Mm. Ang pag kasi ang ganito ng mga crisis, kailangan mo po dyan, dahil may tatlong bangka na halos pinutas mo po yung ekonomiya. Yes. Hindi mo pinapasok ng trabaho, hindi mo pinapag-operate ang mga factory. So may malaking butas ka. Ayun. Hindi mo pwede po, hindi ka pwede umalis dun sa butas na yun na through taxes. Hindi po pwede yun. Mm-hmm. Parang bubutasin mo ulit para makalabas ka sa butas. Uh-huh. Kailangan mo punuan yun. So kailangan mo dyan talaga, kailangan mo umutang. Kaya nga yung stimulus, kailangan po talaga iutang. At saka na, pag nakabawi na ekonomiya, saka po tayo pagbabayad sa pamamagitan po ng paniningil po o pag mas mabuting collection po ng bills. Mm-hmm. So, ang kung med-sip po naman po talaga yun. Dahil sabi natin na 60% po ang puso po stimulus package ng gobyerno ay sa pagtulong po ng SME. Kasi ang SME is 13%, 1-3 of GDP, pero 60% total employment. Kaya po na tulad ng pandemic crisis na to, again po na yung po yung SME. Pero paano mo tutulong kung hindi registrado? Doon sabi ko sa BIR, ang ambisyon na makasingin tayo ng kung ano pa man dyan. Kong? Congressman? Kasi pag-registro yan, Congressman? Kasi gusto natin silang tulungan. Ayun, ayun. Medyo konting tweet lang po. Chatty lang ng konti kagina. I-clarify lang ho namin kanina, yun pong SMMEs ay 13% of the GDP while 60%. Kong? Sorry po, medyo napuputol-putol ho kayo kanina, Congressman. Okay, ngayon nga po. Sige po. Putol pa rin ha. Napuputol tayo. Sayang, maganda yung sinasabi niya kasi yung MSME is a 13% of the gross domestic product. Mm-hmm. Yun ang contribution. Yun ang tinatag na medium entrepreneurs. Oo, oo, oo. Tapos yung 60%, medyo naputol tayo doon eh. Eh, Kong? Okay. Yeah, kasi gusto nating malaman, pagka ito, kung sakaling they will be required to register yung SMEs at saka yung sa mga online sellers na yan, senyor. Mm-hmm. So ilan ito lahat, no? Ayaw, they will be required to register, tapos pati yung payment ng taxes. Mm-hmm. So baka ito yung sagot doon sa economic stimulus package. Yan. No? So, pero maganda yung sinasabi niya doon sa train 1 na merong at least kung kumita ka ng 50,000, teka muna, hindi ka na muna magre-register, wala ka pang buwis diyan under mm-hmm. the train 1. Pag less than 3 million, no, ang sales mo, eh wala ka pa rin diyan, wala ka pang registration. Maganda 'yon. Para magbigay ng leeway. Ang problema para lang, makaangat yung tao. Inconsistent lang with the BIR. Mm-hmm. Kasi nga kung online na, kung maliliit lang 'yan, nagtitinda ng mga pagkapagkain ng mga prutas. Tinumba mo agad eh. Tupperware, oo. Hindi mo kakatayo 'yan. Hindi mo kakatulog na sa ekonomiya natin 'yan. Hinold up po agad. Kailangan nga ng kapitan niya, hinold up po agad. Ngayon lang umaangat yung ekonomiya, tinumba mo na agad. Marami nga nagsarado eh, 'di ba? Mm-hmm. Ng mga kumpanya. Sayang, maganda yung sinasabi ni ni Congressman bilang chairman ng House Committee on Ways and Means. Siguro oras natin 4:54. Okay. Pagbalik na lang natin. Okay. Tawagan natin balikan. Okay. Magbabalik po ang panatutunan ng Teka-Teka, alas 4:54 na po. Teka-Teka, alas 4:30 na. Teka-Teka, alas 4:30 na. Okay, nagbabalik po kami ni Senyor sa programang Teka-Teka. Oras po natin. Alas 4:56 na po mga amigos at mga amigas. Ayan. At siyempre, tuloy-tuloy tayo at nasa linya pa rin natin si Congressman Joey Salceda, ang chairperson ng House Committee on Ways and Means. Congressman?
good afternoon ulit. Ayan, good afternoon. Sorry po. Ang ganda na sinasabi nyo kanina because yung sinasabi nyo MSMEs comprise 13% of the gross domestic product or GDP. Yung po 60% ko, hindi po namin nakuha. But 60% of jobs. Ayun. Equivalent, no? 60% of jobs. Grabe. Okay. Eh, ngayon, walang trabaho tayo. Kung mayroong, kung mayroong tatamaan, sila ito. At kung may una, ito pong i-save o ay kailangan po SME talaga. Kaya ang kabuuan po ng mga stimulus package na, na naririnig o nababasa nyo, lahat po yung halos patungkol po sa SMEs, pamamagitan ng pagpapasweldo ng kanila pong mga pawaglan sila magtanggal ng trabaho ng kanila pong empleyado o sa pagpapautang para po hindi wag silang bigyan singili ng mga bangko, pwede po ang gobyerno mismo po ang maggarantiya at magbigay po ng, pag hindi nakabayad sila, gobyerno magbabayad ng kalahati sa pagbibigay po ng mga training at ng iba pa na mga pwede po para yung ating po mga SME ay makapagpatuloy po. Okay. Makakatulong po at least ito dito sa nawalan ng trabaho po. Almost 1.4 million ata ng mga na-displaced na mga magagawa natin, di ba ba? 8 million po ang nawalan ng trabaho. Isipin nyo nga. Kung bakit sabi ni ni Don Secretary, 69,000 lang daw. Saan kaya nakuha yung figures na yun? Yan po yung may pangalan. Ay, ayun. Pero yung pangalan? Marami pong walang pangalan. Ibig kong sabihin yan. Kasi nga po, yung isa po ay based po sa tinatawag nating statistically significant survey. Kapanipaniwala naman po yung 8 million. Ayun. Okay. Oh, ito okay. Special. Now, yun ho mga ilan ho mga SMEs ang tatamaan o doon sa mga online sellers kung just in case pipilitin po talaga ng BIR na magbayad po sila at magpa-register. Do you have the data of that? Wala. Zero yan. Zero. Kasi karamihan naman yung mga, karamihan naman yung mga yan, yung asawa ang nagtitinda. Yun nga po. Yung lalaki po ang nagluluto, yung anak po ang nagtideliver. Exactly, kung yun. So, yun ang point po. Wala. Kung practical ka po, titingnan mo, yung pagpaparehistro lang yan ay para talaga matulungan sila kung sakali. Kasi alam mo, sa ang estimate niya, mga 1 million po yan na pumasok dyan. Dahil nga po, sinala mo yung mga formal sector economy, yung mga factory. Yes. Kaya po, kailangan po may sumalo sa pag-ikot po ng ekonomiya. Ayan. Yan po tinatawag natin na online SME. Ayan. So, mga 1 million po yan, siguro mga benta niya, wala pa. Sabi ko nga kanina, kung ang kita nila, 250,000, per year, ang kanilang kita, di multiply mo lang. So, wala mga minimum mga 250 billion yan na economy. Malaki-laki na rin po kasi kung mayroong parte ng ekonomiya, kung mayroong bagay po na ginawa itong ating pandemic, talagang na jumpstart po niya yung pag-shift po sa digital economy. So, kayang-kaya po ng digital economy na lumaki o lumago na halos times 5 in 5 years. Ayun. So, maganda na rin po na masimulan yung pag-angat ng mga online SME sa formal economy. So, pero pagdating sa paniningil, si Facebook po ang gusto kong singilin, hindi po sila. Kasi ang Facebook at Google, sila po ay kumikita sa Pilipinas ng 57 million, billion, pero ni Singkunduling wala akong silang binabayad sa Bilyon na po ang utang, ano? Bilyon na raw ang utang, eh. Kaya nga, Kong, siguro, I think naman, ang mga kongresista at mga senador, nagkakaisa naman po na wag muna, it's wrong timing na magpa-register muna itong mga online sellers, no? How about running after... Yes. Ano po? How about running after the pogo na lang, Kong? Diba? Rather than you run after the small-time businessmen na katulad ng mga online sellers, edi yun ho na lang pogo para at least may added revenue ho tayo. Ang nag-addiction ng BIR ay facilitate. Kailangan na rin natin ng tax moral na tinatawag taxpayer assistance. Nawawala ulit si Kong. Congressman. Talagang medyo ayan. Pakiikot na ng konti ko. Ayan. Nawawala si Kong. Mukhang tumatakbo ba si Kong? Ay, napapalaki si Kong dito ng paggamit ko ng pag-utang. Ayun. So, importante po dito sa atin ngayon ay facilitative po ang both DTI and
at ang BIR. Yun nga lang po ang aking panawagan sa BIR. Mm-hmm. Yung form po na gagamitin dyan ay yung form 1901. Okay. Eh yung po ay nadadown pero hindi kaya po i-filing. Eh di pa, ang ibig sabihin pa, magpipila itong mga, kaya nga po nagkaroon ng online SME, gawa nga po ng sabi ng gobyerno, magkaroon ng social distancing. Yes. Eh biglang papipilahin nyo dyan sa BIR. Katulad din ng DTI. Mm-hmm. Yung ganila pong rehistro para sa Bambi o yan po yung tinatawag na mga kalibre ka ng buwis. Basta ikaw mag-rehistro at ang iyong assets ay below 3 million. Eh again, yung form ay pwede pong i-download. Pero again, ang filing po ay kailangan personal, in-person filing. Kailangan po may shift na rin natin ang mga proseso, ang business processing ng government to electronic or digital format. Oho, sana slowly, ano ho, para at least wala na talagang pupunta doon, lahat online na lang, no, Kong? Mm-hmm. No. Hindi na pwede ngayon ng slowly eh. Oo, kailangan na siguro, mabilisan na talaga. Mabilisan na lahat eh. Oh, kailangan tayo mag-transform at yes, mag-transition. Oh. Mm. Kung Joey, saan natin kukunin na to economic stimulus package? Yan, laki niyan. Utang? Utang na naman tayo, utang! Utang na buhay ito. Kong, utang na buhay ito. Eh kung hindi ka utang at hindi mo pupunihin yung butas, hindi dalong na butas yun. Ayun naman, bagay. Sa panahon naman po, sa kasaysayan po ng ekonomiya ng mga liberal democratic countries o tinatawag natin mga kapitalista, pag dumadaan ka sa isa pong episode ng ganito na may isang shock, dito naman sa atin, tatlong buwan lang naman po yan na hindi yun natin pinalabas ang mga tao at hindi yun natin pinapag-operate ang mga factory, may isang butas lang po yan na kailangan natin punuan upang mapanumbalik po natin sa dati pong trajectory, yung ati pong pag-ikot ng ating ekonomiya. Mm-hmm. Sa tingin ko, pag pababayaan mo, mas magastos as mas mahirap pong gawin. Kaya, ang basta naman sa pag-utang, ang kailangan po, yung return o yung balik sa ekonomiya ay mas mataas kaysa interest na babayaran mo. At pangalawa, meron ka pang kapasidad umutang. Ang Pilipinas naman po ay magaling umutang at may kapasidad pa para umutang. Ayun, okay. Ayun naman pala. Kung ito hong ano atin, di ba? Last day ngayon, bali technically kahapon pa naglapse eh, pero last day ngayon ang filing sa BIR. Ito hong bang makukolekte ngayon, di pwedeng gagamitin dito sa economic stimulus package? Nagamitin pa po ba yan? Nakabilang na kasi po yan eh. Ah. Pwede nga po ang ating pong estimate na ngayon, based po sa full year, alam mo, full year naman po yan, ay nasa 9.1% na po ang ating deficit. Mm. At nasa gitnang gitna po tayo, meron pong napakalaking deficit, katulad ng Malaysia, nasa 20% of GDP. Meron naman mga konti. So, ang policy po ng DOF at ng buong gobyerno, yung financial policy, ay to stay in the median. Pero mukhang by July, mukhang sa dami po ng gumagastos ngayon ng mga ekonomiya, mapupunta tayo doon sa right side. So ibig sabihin, pwede na naman po tayo gumastos at yun na po ang magiging stimulus natin. Importante po, lagi tayong nasa median, hindi tayo ang pinakamaganda, hindi rin tayo yung pinakapangit. Mm-hmm. Kaya sa mundo ng mga pangit, ang kagandahan ay baliwala. Ayun. Okay, talaga rin naman, ano. Uh-huh. Kaya sa at this point, parang sinasabi nyo ngayon talaga, economy ay ang kailangan eh. Kailangan talaga economy natin eh, tuloy-tuloy, ha? Keeping the economy running. Yan ang pinaka key natin ngayon para at least maka-recover tayo dahil laki yung talaga ng impact nito pong pandemic na naranasan natin ngayon. Kung isa na lang, yun hong mga na-approve na projects for this year, no, 2020, especially the Build, by Infra Projects, Flood Control, etc., sa Daan, Farm to Market, ito ho ba ay tutuloy? Yung iba po kasi ginamit talaga sa pambayad ng SAP. Okay. Yan po yung mga, di ba, may pumapasok sa Kongreso na budget, yes, tawag niya NEP. Ngayon po, sa proseso, pag dumaan ng Senate, dumaan ng House, may nababawas, may nadadagdag. Mm-hmm. Ngayon po, yung mga initiatives na tinatawag natin, yun po ay ginamit lahat ng Pangulo para po pantustos ng SAP. So, may mga project po, pero yung mga regular na mga project po, ito'y po yun. Subalit po, yung mga tinatawag natin mga congressional initiatives, yun po ang mukhang tinamaan po. Ayun. Pero meron naman po nakalagay po doon sa Bayanihan to HILAS 1 Act.
kalimutan ko anong Republic Act yun. Aba. 4169. Yes, nakalagay yun naman po doon na magkakaayan po ay bibigyan ng prioridad sa susunod pong budget. Mm-hmm. Pero yung build po, hindi ho nagalaw yun? Hindi po ginalaw yung build kasi okay. Karamihan naman po na iutang sa China at saka sa Japan. Ayun. So, ibig sabihin, hindi naman ho natin pwedeng gamitin kasi yun naman po ay mga utang na nakatali. Okay. Ang ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin sa Japan, hoy, nasaboy mo, ilipat mo muna sa pambayad ng mga social amelioration program. Hindi po pwede. So, pwede mo lang galawin yung tinatawag natin locally funded project. Ayan. Pero yung mga foreign assisted projects, hindi po pwede. Yung naintindihan na lang. Ayun yung mga for later release, meron tinatawag sa budget na ganun, the FLR. Ayun nga po ang tinamaan. Ayun ang tinamaan. Na. Hindi pa ba nare-release, tinamaan na. Ang hirap din, ano, Kong. Okay, Kong, maraming po salamat sa pagbibigay na nyo po rito sa aming panatutunan sa Teka-Teka. Oo, maraming salamat din sa pagbibigay ng oportunidad. Okay. Salamat. Salamat, Kong. Bakaibigan si Congressman Jomy Salceda, chairperson ng House Committee on Ways and Means. Alam mo, ang galing-galing na ekonomista niyan. Talaga. Economist and banker talaga. Napakagaling. Kaya tinanong natin siya legal. Ano lang naman yun? Parang ano lang natin. Sabi ko, ano lang naman yun, Kakong. Medyo ano lang po. Sidebar. Bago tayo bumalik sa second part, tayo ko lang batiin. Nag-abang sa atin. Happy birthday sa ating kaibigan, si Riz Timbol. Happy birthday sa iyo, Riz. At sana sa karawan mo ngayon, mag-ingat and always stay safe. Gayun din kay Engineer John Kalanayan. Birthday po niya ngayon. Engineer Kalanayan, John, happy birthday. Galing po kina Mary Bato Malake, Hannah and Gabriel, Frank Peters at Mac Jim. Nasa Guam po sila ngayon. And listener sa program niyo on YouTube. Yan, mga classmates po ito ni Konsehal Butch Tolentino sa Kainta Catholic School. Mga katropa, magandang hapon po sa inyo dyan. Sa mga, punta tayo dyan, senyor, dyan sa Guam. Sige. Mabay ba nasakyan po tayo ng plano? Bukas na lang, umuulan ngayon Babalik po. Magbabalik po kami, sadali-sadali po lamang. Ito pa rin ang palatuntunang Teka-Teka. Alas 5:08 na po ng hapon. Teka-Teka, alas 4:30 na. Alas 4:30 na. Nagbabalik po tayo sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan. Teka-Teka, alas 5:15 na po. Ayan, at ano ba ngayon? Lunes, di ba? Lunes, ano na ngayon? 20... Ano ba? 15 ngayon? Sweldo pala, sweldo! Bayaran nga Bayaran nga, ano kaya talaga, pala? Oh. Nakikinig sa atin si brother, si aking kaibigan, kapatid to, si Brother Mario Chan. Hi Mario, good afternoon, thanks for listening. Huwag ka mag-alala, bayad na ako ng tax, hold up nga At saka yung kaibigan natin si Joseph C. na nakikinig at nanonood sa atin. Magandang hapon sa iyo, Joe. Ayan, si Pale, kung tawagin. Okay, alam mo ba, may mga proposal ng mga LGUs na para ibaba na, senyor. Kasi nag-meeting ata yung Metro Manila Mayors parang mukhang wala silang recommendation sa IATF ngayon Ibig sabihin, is where is. Parang as is where is. O yung iba naman, parang gusto ibaba. Pero ang Cebu, gusto ibalik sa MCQ. Yun. Diba, ang Cebu ang medyo nag-apuhap. Nag-ulat ako Repeat kasi. Pwede ka muna. Kanina pinag-uusapan natin yung verdict, no? Yung hatol kay kasama natin na journalist na si Maria Reza ng Rappler at saka si pangalan San, to? Ano yan? Si Ray Santos. Ray Santos Jr. Mr. Ray Santos. Ang writer at saka researcher sa Rappler. So, alamin natin ngayon sa pagkakukuha tayo ng reaction sa bilang chairperson ng National Union of Journalists of the Philippines or NUJP, si Nonoy Espine. Hi, Noy. Good afternoon. Noy, magandang hapon. Magandang hapon po, Mom. Senyor Pateko, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din, Noy. Sige, Noy. Alam namin na busy ka at maraming kumukuha ng reaction. So, ano ang reaction ng NUJP dito sa verdict kanina kay Maria Reza? Reaction talaga. Yung una, yung lungkot at yung takot. Mm-hmm. Kasi, kung titingnan natin yung batas, ay dapat ginagawa yun para pangalagaan tayo at ipagtanggol tayo. Mm-hmm. Sa kasong ito, yung batas ay talagang ginawang sandata para gipitin yung isang kritiko na nais patahimikin. Kung titingnan natin, hindi ito pwedeng iwalay sa ibang kaso palaban kay Maria. No? Marami pa, mga 7 criminal charges pang kinakarap niya. Mm-hmm. Pero sa kasong ito, yung kapansin-pansin ay
yung sinasabing offense ay ginawa bago pa naging batas itong Cybercrime Prevention Act. Pero kalit na hindi nga dapat pwedeng isama na yun sa batas, eh, hinanapan talaga ng lusot, no? Ginawa nilang prescription period for libel, salit na 1 year, sabi nila dahil special law daw, pwedeng 12 years. So, naging 12 years, tapos para swat pa dun sa nais nila, yung mismong kinorek lang yung isang salita sa article, sinabi ng bagong publication yun. Kaya pwede ka ng kasuhan. Nagkaroon daw kasi ng typographical error, sabi. Yes, may typographical error. Inamin naman ng Rappler, may typographical error dun sa original article na 2012 na publish, kinorek nila nung 2014. Ayun. Itong 2014, bago, panibagong article na daw yan. Kaya pwede ka ng kasuhan. Ayun. So, parang... It's a huge stretch of ano of logic and talagang twisting of the law. Hindi na makilala yung batas. Mm-mm. At yung nakakatakot dito actually. Kasi hindi lamang tayo sa media ang pwedeng apektado nito. Aha. Lahat ng tao na gumagamit ng internet, na may social media, na nagpapahiwatig ng damdamin sa ano sa online, ay pwedeng kasuhan sila pag ginamit nito itong desisyon ng judge laban sa ano sa na Maria at Rappler. Noy, parang ano to, yung iba naman, yung ibang aspeto naman, ibang sector, parang ikinakabit naman dito sa maa-aprobahan ang anti-terror bill. SIM na bill, neto. Ano ba yun? May konektado dito ba yan? Hindi naman, wala naman sigurong connection itong kaso kay Maria sa anti-terror bill. Pero itong anti-terror bill naman, katakot-takot din. Parang, kumbaga, tama yung sabi nga ni Senator Soto, hindi mo na kailangan mong martial law kasi itong anti-terror bill, pag naging batas, mas matindi pa sa permanent martial law. Mm-hmm. Hindi mo na kailangan magdeklara pa kasi nandun na lahat. Nakakatakot din yun. Mm-hmm. So, anong klaseng assistance ang pwedeng maibigay ng NUJP dito kay Maria Ressa at sa kanyang kasama? Kami tumutulong din naman sa kampanya para ipagtanggol sina Maria, no? At hindi lamang sila, lahat ng kasama natin na ginigipit, tulad ng ABS-CBN, nandun din tayo, no? Mm-hmm. At financially, wala naman kaming maitutulong. Pero, yes, yun nga, pwedeng, dapat lahat tayo ay nag-iingay para naman mapukaw yung taong bayan. Mm-hmm. At kung hindi man makinig sa atin yung pamahalaan, ay yung taong bayan na mismo ang mag-aatol nito sa bandang huli. Kasi karapatan nating lahat ang nakataya dito. Sipin mo kung ikaw nag-post lang sa Facebook at tapos sabihin nila, oy, pwede kang ma-cyber libel kahit nung sinulat mo nung 2008, 12 years. So, talagang ang laki ng implikasyon nito. I see. Kaya alam mo, minsan parang naniniwala din ako. No? I'm not saying talaga na talagang guilty sila, no, sapagkat yan pwede namang i-appeal. Pero minsan kung talaga magpo-post ka sa social media, you have to think it twice. Mm-hmm. You have to think it thrice, di ba, Noy? Tama-tama po yan. No? Dapat pinag-iisipan din naman natin kung anong ilalagay natin. Pero ang punto dito, ano ba ang mas mahalaga dito? Yung karapatan ba natin o yung yung pag-iingat natin dahil sa takot nating makasuhan? Mm-hmm. Kung ganun, mawawalan yung tao ng tapang na pumuna kung may nakikita siyang mali. Mm-hmm. Yun ang nakakalungkot. Oh, no? Oh, at lalong-lalo na, pag tayo sa media ay madalas sa takot o mapilitang tumahimik, ang kawawa dito hindi lang tayo. Ang mas kawawa dito yung taong bayan dahil wala na silang makukuna ng tamang impormasyon tungkol sa nagaganap sa ating bayan. Dahil natatakot na. And to think, si Maria Ressa at saka yung kasama, no, si Ray Santos, parang sila yung unang parang sample itong kaso ito. Sample under the cyber law, no? Sa cyber libel. Test case sila. Uh-huh. At may pahiwatig ito sa ating lahat, no? May mensahe din ito sa ating lahat. Na pag di tayo mag-ingat, baka mapareho tayo sa kanila. At magiging president na talaga yung kaso nila, no? Babalik at pabalikan. Exactly, magiging president niya, nakakatakot. Nakakabahala talaga sa malayang pamamahayag at sa malayang pagpapahayag. Okay. Mm-hmm. Ayun. Anyway, 15 araw pa, no? Dahil may mga discretion daw yung judge na
na ikaw nga, meron silang sinasaalang-alang pa rin, ano? May mga discussion pa naman, ano? Para Yeah, pila pa naman ito. Okay, mga pila. Okay, Noy, thank you very much for joining us, ha? Salamat. Yes, maraming salamat. Salamat, Noy. Salamat, Noy. Okay, si Nonoy Espina, ang chairperson ng National Union of Journalists of the Philippines. Ayan, nagatid sa ating orasan, 22 minutos na po, makalipas ang alas 5 ng hapon. Magbabalik po kami. Eka, alas 4:30 na. Teka, alas 4:30 na. Okay, nagbabalik po tayo sa programang Teka-Teka. Kami pa rin ang inyong mga kasama at ang katoto, Moni Lagan. At Senyor Ray Pacheco. Hanggang alas 5:30 po kami ng hapon. Ilang minuto na lamang ang nalalabi. Ang binis ng oras. At siyempre, may update na tayo. Yes. Yung 25,000, kanina, hindi na po 25,000. Ito po ngayon ay 26,000 na. 420. Kanina, almost 25,900 something. E ngayon, 26,420 na po. At ang recovery ay umabot po ng 6,252. At ang namatay ay 1,098. Yan. Yan po lagi naman ang justification po ng ating DOH na ito naman pong pangyayaring ito ay hindi naman daw kasi kasing lala ng mga nakakaraan daw. Ewan ko, kung ano man natin para malaman natin kung anong magiging desisyon ng presidente mamaya, kung ang MGCQ sa Metro Manila ituloy o hindi. Oo. Dahil ngayon, nananatili tayong nasa GCQ. Yeah. Actually, dalawa yung pinagpipilian. No? Bali, tatlo. Number one, kung kailangan i-retain bilang GCQ o General Community Quarantine. Kung medyo batay dun sa kaso, kung talagang tumataas, no, kung talagang tumataas yan, ibabalik naman yan sa MECQ. MECQ na. Oo, MECQ babalik tayo. So, pwedeng ibalik? At kung talagang mataas na mataas yan, talagang ECQ. Talagang total lockdown. So, alin po doon? Pero, yung meeting na Metro Mayors, yung 17 Mayors, parang they wanted to retain sana, although wala silang recommendation at proposal, pero kung sila tatanungin, parang they wanted to retain as GCQ. Ayun, yung mga side ng ano natin. Oo. Meron naman iba na gusto nila MGCQ, parang normal na, babalik ka na. Mas luluwagan mo na ngayon, mag-i-ease na yung operation sa iba't ibang mga establishments, iba-ibang negosyo. Oo. Eh, kinakailangan naman talagang timbangin po natin lang dyan. Pero ang sinasabi, palagi lang, lagi, uunahin natin social distancing, magsusuot po tayo ng face mask, yung self-hygiene po natin, lagi nakahugas ng ating mga kamay. Importante po ito. Lagi yung dinidiin po yan. Oo. Pero marami po matigas pa rin ang ulo at marami pa rin pasaway. Lalong-lalo na po yung mga tao at mga matatanda na hilig sa labas, yung ikot ng ikot, na wala namang pinupuntahan. Yun ang mga tawag kung tawagin doon ay pasaway! Oo. At yung pasaway na yun ay nangangalang si... Bakit ba? Bakit ba pinakinita niya taong yan? Talagang yan taong yan, walang ginawa kundi mamasyal. Yan ang sinatawag na ano. Terrible, no ha? Naigit anyway, ka. So, mamasyal ba yan? Nagagaling doon sa bahay din, kamukha mo? Oo. Okay. Naku sana magpapaalala tayo. Pero alam ko, tapos na, gala 5 lang yata yung bayan. At lahat ngayon ay online. Oo. Online na kayo ng binabayaran sa buwis natin, no ha? At least nakakatuloy ang ekonomiya natin. Oo. To save na para daw ma-save yung ating yung mga trabaho ng mga tao, yung mga nawalan ng trabaho at saka yung kabuhayan ng tao. Yes. Malaking bagay. Malaking ng impact. Yes. Sipin mo yan. Abangan natin mamaya, senyor, sapagkat ngayon, supposedly June 15 ang last day ng GCQ. Di ba? Kaya't marami ang mag-aabang ngayon sa announcement ni Presidente, whether MECQ, GCQ, or MGCQ. Whatever. Na mas maluwag, no? Whatever would that be? Aabangan po natin yan. Ang importante ay kinakailangan lang na alam ho natin ang mga dapat natin gawin. Eh, hindi porkit tag-ulan, akala nyo mababa ang kaso ng COVID. Hindi ha. Hindi yan ha. Hindi basis yan. Dagdagan nga tayo ng problema dahil pinag-iingat naman tayo sa dengue.
Ayan, isipin mo yan. Dalawa ng pag-iingatan ngayon ng tao. Dengue at saka yung leptospirosis. Leptospirosis. Oo, leptospirosis. Oo. Yan, isa yan. Yung mga lumulusong yung mga baha-baha. Tubig baha, na kayo ay nakapaa, tapos nisugat ang paa ninyo. Dinagdagan nyo pa problema. Tapos meron hong, alam ho ninyo, yung ihi at saka yung dumi ng daga, yun yung nagiging cause ng leptospirosis. Ang dami nating... Mahirap po yan, pagka meron kayong open wounds, kaya nasugatan kayo, nagpaa kayo sa baha. Nako, eh mahirap po yan, no? Yan ho ay fatal, no? Deadly ho yan, leptospirosis. Kaya mag-iingat po tayo ngayon, sapagkat ngayon ay officially, in-announce na last week pa ay... rainy season na ngayon. Po. Kaya yan po ang hindi natin maiwasan ng baha. Lalo na sa Metro Manila. Hindi maiwasan niya ang baha na yan. Wala nga pala tayong weather report ngayon. Oo, hindi pala natin nakuha ng report kung ano na. Pero ang alam ko, wala naman tayo daw bagyo ngayon. At kaya lang, medyo ang ulan, hindi dito natin mararamdaman. Mga hapon lang natin, ang mga panaka-naka ng pag-ulan lang ang mararamdaman natin. Kahit pa paano, hindi na natin nararamdaman yung masyadong matinding init. Talagang masasabi nga tayong tagulan na. Yun. Anyway, marami pong salamat sa lahat. Baka may babatiin ka pa, habulin natin. Wala na. Wala na. Paalam na tayo. Staff ni Congressman Alonte, si Girlie, ang kanyang chief of staff. Hi, Girlie. Good afternoon and happy, happy birthday. Ayan. Staff ni Congressman Alonte yan. Ayan. Ng Laguna. Okay. Okay. So, paalam na po tayo. Ito po ang inyong lingkod, Monilaga. Nagbabalik po kami bukas. Ay, siyempre, lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay sa amin dyan sa buong daigdig. Siyempre, alam po namin na dyan kayo lagi, nakatutok pa rin dito sa palatuntunang teka-teka. Si Senyor Pacheco nagsasabing, don't worry. At si Monilaga po naman ito ang nagsasabit nagpapaalala, always be happy. Ang tabayanan po lamang sa loob ng ilang sandali ang palatuntunang On The Go. Teka, alas 4:30 na.